Duterte insists pa lang noong 2016, full-blown na ngayon sa 2018. At ang kanyang tinatawag ang imahe nito ay ang tsa-tsa. Ang tsa-tsa niya ay simple. Para ma-legitimize ang lahat ng pang-aabuso na ginawa niya simula niyang nag-umupo siya sa gobyerno. Ano yung una? One, under tsa-tsa ni Duterte, magkakaroon siya ng poder bilang isang napakalakas na pangulo, pero siya rin ang poder in charge of the legislature, ang kongreso, na ngayon magkakaroon, magiging interim parliament, no? Pag-uman na yan. Pero hindi siya natatapos yan. Kung sinasabi dati ni Duterte na nabibisit siya sa batas, at nabibisit siya sa mga korte, at nabibisit siya sa mga human rights organizations, at sa Commission on Human Rights, at sa Supreme Court, dahil pinapahirapan niya ang kanyang paggalaw bilang pangulo, tutuparin ng bagong tsa-tsa. Sa ilalim ng bagong tsa-tsa, the proposed charter change under Duterte will take away the judiciary's powers, no, to correct any neglect and abuse of power by the government. In other words, pag tayo inabuso, ang konstitusyon man natin ngayon ay hindi perpekto. May hawak tayo. Kaya tayo tumatakbo sa Supreme Court, di ba? Pag ang Kongreso may pinasa na batas na abusado na, lampas na sa konstitusyon, no? Tumatakbo tayo sa Korte Suprema. Ang manggagawa tumatakbo sa Korte Suprema sa pagkontraktualisasyon at pag-uusapan. Kasi nasa konstitusyon yan. Sa ilalim ng bagong konstitusyon ni Duterte, wala tayong tatakbuhan.